na ginagawa mo ay nakatusok sa pag-ibig. Kung ikaw ay pupunta sa church, tandaan mo, it should be out of love. Kung ikaw ay mag-i-encourage, magpe-pray, it should be out of love. Kung ikaw ay magpra-practice at magtutugtog, it should be out of love. Kung ikaw ay magkakandak ng cell group, it should be out of love. Kung ikaw ay, sabihin natin, maghahanda ng sermon o magpipreach dito, it should be out of love. Lahat ng mga bagay na gagawin, kung ikaw ay gusto mo maging isang mabuting magulang, it should be out of love for him. Okay? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa gemba, should be done out of love. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa pabrika, should be done out of love. Sabi ng ating Panginoong Yesus, kung ikaw ay mananampalataya, you conduct your lives in love. Kaya marami tayong pwedeng gawin para ipakita natin mahal natin ang ating Panginoon by conducting our lives in love. Lahat yun ay ginagawa ko, Panginoon, kasi mahal kita. Now, what are the ingredients para ma-define mong mabuti ng aking loving obedience ay totoo? First, we obey His command wholeheartedly. Okay? Wholeheartedly. Pagka sinabing wholeheartedly, ibig sabihin buong puso, o ibig sabihin lahat-lahat ay sa Kanya lamang. It is you, Lord, whom I will serve, and you alone. Wala nang iba. Okay? Yan po sinasabi, ibig sabihin ng wholehearted. May ibig sabihin, you have this willing heart, at pinakikita natin dito na anuman ang bagay na sinasabi mo, aking Diyos, bagamat ang aking kagustuhan ay o aking kinagawian ay laban dito, Panginoon, at hindi ito ang nakasanayan ko, pero Lord, dahil nalaman ko na dapat ko itong gawin, gagawin ko, Panginoon. Kahit pa, Panginoon, mabawasan ito ang aking yaman. Kahit pa, Panginoon, may mga pagkakataon na ako ay pwedeng alaskahin ang aking mga kabarkada dito. Kahit pa, Panginoon, ito ay yung mga bagay na kinaiiwas-iwasan ko noon pa man. Pero Lord, dahil naunawaan ko na itong bagay na ito ay gusto mong dapat kong gawin, gagawin ko, Panginoon, wholeheartedly. Sapagkat yan, totoong pagpapakita ng pagmamahal. Sabi po ng Salmo, Psalms 40 verse 8, sabi pong ganun, I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. Niyukit ko, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong kautusan sa akin. Ibig sabihin, Panginoon, hindi ko inilalayo yung gusto mo, yung utos mo. Ito'y parating nananatili sa akin. Ito'y akin parating sinusunod ng buo kong puso. Ayun, ito nyo. Pagka sinabing within my heart, ibig sabihin yan, ginagawa ko ito, Panginoon, ng buong aking puso. Tandaan natin, mga kapatid ko, sabi ng Lucas, mapalad daw po yung mga taong sumusunod sa kanya. Luke chapter 11, 28. Blessed are those who hear the word of God and obey it. You're blessed. Kaya kung minsan, ito man ay laban sa iyo, ito man ay hindi mo kagustuhan, pero gagawin mo ng iyong tao sa iyong puso. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala, because I consider you blessed. Consider yourself blessed. Amen. Okay? Consider yourself blessed. Amen. Isipin mo na ginagawa mo ito para sa Panginoon dahil mahal mo siya, kaya isipin mo na ikaw ay pinagpapala ngayon ng Panginoon. Ganun, maging positibo ka ron. Amen. Okay? Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos, blessed is He. Blessed are those who hear the word of God and obey it. Kung ano man yung mga bagay na naririnig nyo ngayon, masakit man, pero gagawin mo, ang sabi ng Panginoon, consider yourself blessed. I don't know what kind of blessing you will receive. Para sabi ng salita ng Diyos, you're blessed. Be happy with it. Okay? Maging wholehearted tayo. Sapagkat, kung ito ay gagawin natin sa Kanya, ng buong pagmamahal, I will tell you, God will be delighted. Matutuwa siya sa buhay natin ito. Hindi tayo rito naglilingkod para lamang makakuha ng magkaroon tayong maging kumpinyente ang ating buhay. Pagka ganun tayo naglingkod,
Dahil doon sa dahilan na yon, it means that we're not serving the Lord, but we're serving ourselves. Kasi gusto natin maging convenient. If you're serving the Lord because you want to please people, you're not serving Christ, but you're serving people. You're serving man. Kaya gusto ko makita natin dito, huwag yung mga sinasabi ng tao ang iyong susundin. Don't please them. Good news is, you cannot please them. Kaya don't please people. Sapagkat ang tao ay walang kasiyahan. Pero purihin ang Panginoon, siya may kasiyahan. Amen. Makita niya simpleng bagay ay isa sa alang-alang mo dahil gusto mong gawin ang kalooban niya. Ibang klase ang Panginoon pagka siya ay nabuwa sa atin. Amen. Ibang klase, mga kapatid ko. Now, don't always look at material blessing now. Sapagkat there are more, far better things than material things. Your joy, your peace, the comfort, okay, na hindi kayang bilhin ng pera. It is only God who can give it to you. So you have to obey Him wholeheartedly. Ang isang taong lagi umiibig na merong loving obedience. Ah, no question asked. Lord, if it is you who are talking, commanding, then no question asked, Lord. I will obey wholeheartedly. At sumunod, dutifully, ito yung sinasabi ko nga kanina, no question asked. Kapag ka ikaw ay sumunod sa Panginoon, ay hindi ka na magtatanong pa, hindi ka na mga bagay-bagay na wala ka ng mga delaying games, wala ka ng delaying tactics. Hindi mo na kinakailangan pang paghintayin ang Diyos. Ito po yung tinatawag na dutiful duty. Hindi po beautiful, ha? Dutiful. Katunog lang ng beautiful, pero hindi po ano yan. Dutiful. You have to obey the Lord dutifully. Okay? Ang ibig sabihin po ng dutifully ay, I mean, pagka ikay sumunod, abay, kinakailangan gawin mo kagad. Okay? Alam po ninyo yung merong tunay na pag-ibig, yung those people who has genuine love with God, serving Him or obeying Him comes easy and normal. Magiging normal lang sa'yo kapag ikay may totoong pagmamahal sa kanya. Hindi ka, walang pressure. At gano'n man ka katindi ang problema mo, at gano'n man kabigat ang pinagagawa niya sa'yo, you will not feel any pressure about it. Why? Because it's your joy. You're serving Him, you're obeying Him out of gratitude. Ginagawa mo yun kasi, Lord, ang laki ng utang na loob ko sa'yo, Panginoon. Itong bagay lang na ito, pwede ko isang alang-alang to, Panginoon. Alang-alang sa'yo. Why? Eh, mahal kita, Panginoon eh. Kung siya lang ang pag-ano ko, mas mahal kita. Lord, kaya ko itong isa alang-alang sa iyo, Panginoon. Malaki yung utang na loob ko sa iyo. That's dutifully. Ang dutifully, mga kapatid ko, ay hindi nakabase sa mood. Ano yan, ang mood. Mayroong isang babae, galit na galit sa kanyang mga anak. No, nagwawala siya, pati sa asawa niya, nagwawala siya. Then, agad-agad, nung nag-ring yung telepono, kinuha niya yung kita niya, yes! Okay? At sumagot sa kanya ay ang kanyang amo, yung kanyang Sancho. Yung Sancho mo ito, ganyan-ganyan. Ay, Sancho, yes! Hi! Wakarimashita! Choto, hayako ne. Jimcho ni, stay kudasai. Daiji na hanasi ga arun de. Okay? Hi, Sancho! Ima, kore kara, ikimasu! Now, that's what I call dutifully. Kahit na ano paman ang kanyang nararamdaman, galit man siya, nagwawala man siya, pero nung ang tumawag ay ang kanyang amo at pinatawag